Hello friends, good evening. This is the third day, no? Pero ika-apat na gabi. Umaga, nag-absent ako sa school. And then pumunta ako mga 12:30 na ng hapon. Kasi gusto ko pa talagang matulog. I'm not feeling well pa kanina. Pero ngayon, it's already fine. May nakapagsabi sa akin na this effect will be only 3 days. So, I'm hopeful na yun nga ang mangyayari. So, parang tama naman kasi okay na yung pakiramdam ko. Pero sipon at saka ubo. So most probably nahawalan ako sa misis ko kasi nung Monday may ubo at sipon siya. Pero hindi yung COVID. Hindi COVID sure kami kasi okay na rin pakiramdam niya. Yung nangyayari kasi sa atin, kapag may nararamdaman tayo na parang symptoms ng COVID-19, so lalong-lalo na yung mayayaman. yung mga hindi masyadong mayaman kagaya namin. Mayaman sa utang. Come on. Okay. So, di ba, yan ang naisip ko eh. Yan ang naisip namin na dahil yung may mayayaman na lugar, ulitin ko lang, mas maraming COVID-19 positive. Kaya, mga friends, kung may nararamdaman tayo, nabubulol ako eh. Huwag magpanik. Totoo lang. Huwag magpanik. Just observe yung mga katawan ninyo para makita ninyo kung ano talaga yung sakit nyo. Alam nyo, noong last 2020, so ilang beses kami dito sa bahay, lahat kami, actually, apat kami dito eh. Lima. Tapos naging lima. Yung may mga pagkakataon, maraming beses na eh, hindi ba lang? Maraming beses na. So, nawalan kami ng, lahat kami ha, nawalan kami ng sabay-sabay. Panglasa, hindi naman sabay-sabay. Panglasa, tapos, may ubo, sipon, pero, ha? Ito ang monster niya sa screen. Yung nga. Pero nga, may direktor ako dito. Si masawag direktor, kinabihan ako na dito daw ako magkwento sa screen. Okay. Sorry po, direk. Ano sinasabi ko? Nung una na nawalan ng panglasa yung kasi niya, so, sinabihan ko yung kasi niya, yun na, i-observe lang muna natin kung ano yung nararamdaman niya. Well, hindi kami nagpanik. Dahil kung nagpanik kami, wala kaming pera. Dahil kung nagpanik kami, yan yung maganda sa mga hindi masyadong mayaman, hindi nagpapanik. Hindi, totoo lang. So, pero ako kinakabahan ako noon eh. Pero nung na-observe ko mga third day, so wala pa rin siyang panglasa, pero nawala yung lagnat niya. Unti-unti nawawala yung ubo niya. So parang gradual eh. So, tapos yung kapatid na naman niya. So, yung pinakahuli ako.
So siguro na, na nangyari ito mga dalawang beses. Tapos yung mga symptoms ng COVID-19, mabalik-balik lang. Hindi kami nagpa-check up. Tumahimik lang kami. Hindi kami nag-post sa Facebook. Kasi kung mag-post sa Facebook, hindi ka na pwede magtrabaho. So, yun lang. In-observe namin yung mga nararamdaman namin. Tapos, yun. Nagtutuob lang kami. Tuob. So, may vlog ako dun. Pakita nyo, may vlog ako nyan. Pakita ko sa inyo paano magtuob. Tapos, uminom ng... Ano mong ininom natin, love? Ginger, yun. Yung luya. Yun lang. Tapos, yung pananalig sa Diyos. Yun. Nakakatulong yun. Tapos, pag-relax. Huwag mag-panic na. So, kasi kung magpa-check up ka kagad, most probably, you will end up COVID-19 positive. Okay? Hindi naman sa sinasabi ko yung gobyerno natin ay parang may kalokohan sila. Yung sa amin lang, yung testing kit natin, ay parang na-generalize niya eh. Ganun. Pero hindi namin sinasabi na tama kami. Pero, yun lang na-observe namin. Just recently, yung asawa ko, inubo, nilagnat, pero nagtatrabaho pa rin. Ino-observe yung sarili niya. Pati ako, nagpa-booster shot ako. Yun, yung awa ng Diyos, mala naman. Pero, tanan lahat kami sa bahay. Ha? Tanan ba yata na kilala? Yes, lahat kami sa bahay. Sa mga bata. Pati yung anak ko na 11 months old. So, yung pamangkin ng asawa ko. So, nagkaroon ng parang symptoms. Yung nanay niya, nanay ko, tatay ko. Pero yung tatay ko, ibang kwento na lang yun kasi haba na to. Haba na to. Yung tatay ko, naging positive sa COVID-19. Pero, ibang vlog ang gagawin ko. Explain ko sa inyo. Kung interesado kayo. Anyway, to cut the story short. Yan. Okay na ako. Magpa-booster shot na kayo para matapos na itong pandemic na to. Yeah! And then, if ever na may maramdaman kayo, yun nga, ulitin ko, huwag mag-panic, observe. And, humingi ng tulong kung kailangan. Okay? So, again, that's my update for now. And I'm looking forward for tomorrow.